Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Unang Sabado po ng buwan, sa karangalan ng mahal na Birhen na nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio na Madonna di la Grazie. Tayo pong lahat ay dudulog sa dalawang ito upang itaas ang ating mga kahilingan. Kasama ni Father Angel Pusikit at Father Fernan, mga paring nagdidebosyon din kay Santo Padre Pio at mga kasama ng mga pilgrims mula sa iba't ibang lugar, alalahanin natin din ang mga nagpadasal, nagpamisa, at lumapit sa atin at humingi ng ating mga panalangin. Special prayer intention para po sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga sakit na hindi nakikita pero nararamdaman. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makakabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Sino nagsasalita na walang nalalaman? Kaya ako ay humatol na walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon aking namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong time team, at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo,
2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Hob ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesha, Keren Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Hob ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magala kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga tao ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay.
walang nakakikilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pag-ikot po namin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi kahit sa mga karatig na bansa, upang ipalaganap ang debosyon ni Santo Padre Pio, meron po akong common thread na nakita sa lahat ng deboto ni Padre Pio. At ang common thread na iyan ay karamihan sa mga deboto ni Santo Padre Pio ay may sakit. Karamihan, di ko naman po sinasabing lahat. At kapag ka sinabing may sakit, marami din sa kanila na ang sakit ay hindi lamang pisikal, hindi lamang nakikita ng ating mata at nararamdaman ng katawan. Merong deboto ni Santo Padre Pio na ang sakit ay pangkaluluwa, ang sakit ay pang-isip, ang sakit ay pang-puso. And I'm sure, marami din sa ating naririto ngayon ay hindi lamang ang sakit ay physical. Merong sakit pangkaluluwa. Merong sakit pang-isip. Merong sakit pang-puso. Ang iba physically nag-i-struggle dahil hindi na makalakad. Kahilig kumain ng dinuguan, yan, pumaga ang paa. Walang disiplina sa pagkain. Ang iba naman, sobrang taas ng BP, ng kolesterol, ng triglyceride. Mag-iingat po kayo, magpapasko na uli. Ano ho? Ay kasi naman kung makakain ng balat ng lechon, parang wala nang bukas. Ayan, ID, doktor ang kailangan. At kung minsan din naman, ang sakit ay talagang mana sa mga magulang. But that is only physical. Ang mas malalim yung sakit na hindi natin nakikita. Meron sa atin ngayon na nakangiti. Ang ganda ng mukha, pero wasak ang kalooban. Inabuso at pinagsamantalahan ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Binitray ang kanilang trust. Iniwan ng minamahal. Hindi alam kung paano magsisimulang muli. Meron din namang ang sakit ay pang-isip. Laging nag-aalala. Wala namang dapat ipag-alala. Ang tingin sa mundo ay negatibo at napakasama. Samantalang kung titingnan, kung magre-reality check, ang ganda naman ng kanyang lipunang ginagalawan at ang kanyang environment. Sakit pang-isip. Wala namang dapat problemahin na mong problema. Hindi makita yung biyaya ng Diyos na merong mapagmahal na pamilya, merong magandang trabaho, nasa Kanya na ang lahat. Pero parang walang kasiyahan. Laging nakasimangot,
parang pasan ang mundo. Sakit yan. It is a mental issue. Meron din naman sigurong depressed. Wala nang makitang pag-asa sa kinabukasan. At huwag niyo pong babaliwalain yan. Kung kinakailangang mag-seek ng professional help, huwag po kayong mahihiya dahil yan ay sakit na hindi lamang kayang gamutin ng pananampalataya. Kailangan ng professional help. Ako po ay naniniwala, bagamat ito'y bago sa ating lipunan, na marami sa ating Pilipino na merong mental issue, binabaliwala. Kasi ang akala ng marami, kapag lumapit sa psychiatrist or sa psychologist, ay nasisiraan ang ulo. Takot sa stigma ng lipunan, huwag niyo pong babaliwalain kapag kayo'y nasa ganitong kalagayan. Aided by your faith, aided by your spirituality, malaki pong tulong ito, pero kulang. Sapagkat kung kayo'y merong mental health issue, kailangan nyo ng tulong ng professional help. Pwedeng spiritual direction, pero pasimula lamang yan. Mas kailangan din ang gabay ng psychologist o ng psychiatrist. Ito'y mga sakit na hindi na natin nakikita, na malalim ang epekto sa ating buhay, na nangangailangan din ng pagpapagaling, lalo na yung sakit pangkaluluwa. Meron din siguro sa inyo ngayon na hindi makawala sa isang buhay na tiwali. Alam niyong mali ang inyong ginagawa, pero dahil sa kayo'y naging bahagi na ng isang bulok na sistema, naging normal na sa inyo ang pagnanakaw ng pera o kabayan ng kaba ng bayan. Ang iba naman sa inyo, dahil kailangan, alam niyong mali ang makiapid, pero hindi makawala doon sa sitwasyon na yon. It has become a cyclic experience of immorality. At sakit po yan. Ang iba hindi makatigil sa pagsusugal, sa pagiinom, sa panunood ng pornography na sumisira sa ating pagkatao at sa imahe natin bilang anak ng Diyos. Marami pang iba, lahat ng ito ay mga sakit na kinakailangan ng pagpapagaling. At tama ang ating tinatakbuhan. Ang Diyos na nagpapagaling sa pamamagitan ng mga santo, una na dyan ay si Santo Padre Pio. Hindi kayo nagkakamali sa inyong pinuntahan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagpapagaling kay Job. Matapos siyang dumaan sa napakalalang sakit, nagkaroon ng mental condition na wala ng pag-asa dahil naubos ang kanyang kabuhayan, namatay ang kanyang mahal sa buhay, nagkasakit siya physically, at dahan-dahang nawalan o humuhupa ang kanyang natitirang pananampalataya dala ng kanyang pinagdadaanan. But he was redeemed and cured by God. Yun ang narinig natin sa unang pagbasa. Ginamot ng Diyos at ibinalik ang lahat ng dating nasa kanya. Kabuhayan, pamilya, at ang kanyang malalim na pananampalataya na nagsimula sa kanyang pagbabalik loob. Sa ikalawang pagbasa sa mabuting balita, mga kapatid, pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad na meron ding sakit.
Ang sakit nila ay KSP, kulang sa pansin. Kulang sa pagpapahalaga. Tuwang-tuwa sila dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nakapagpapalaya sila ng masasamang demonyo o ng masasamang espiritu. Talaga namang ang demonyo ay masama. Wala namang mabuting demonyo. Ano? At tuwang-tuwa sila dito. Sa kauna-unahang pagkakataon na gawa nila na magapi ang demonyo. By the power of Jesus. Pero binalaan sila ng ating Panginoong Hesus. Aniya, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay tinutupad ninyo ang misyong ipinapagawa sa inyo. Dahil yan ang magdadala sa inyo sa langit. Para bagang sinasabi ng mga apostoles na tagumpay. Inaani nila ang tagumpay nila bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Nawawala yung lalim. Kaya ang sakit nila ultimately ay KLL, kulang, KSL, kulang sa lalim. Sa lalim ng pagpapahalaga, sa biyayang ibinigay ng Diyos sa kanila. Sakit din yan na pag hindi natin na-address, mawawala yung yaman ng biyayang ipinagkakaloob sa atin araw-araw. Meron sa atin na puno na ng biyaya. Pag nakita ng iba, ang tingin ay napakapalad. Pero bakit hindi kontento at hindi pa rin masaya? Kasi kulang sa lalim ng pagpapahalaga sa mga biyayang tinatanggap sa Diyos araw-araw. Ang nakikita sa kanyang paligid ay puro negative, puro problema. Hindi makita ang ganda ng mga biyayang pilit ibinibigay ng Diyos, pero nananatiling walang bulag, walang pandinig, dahil natatakluban ng kawalan ng utang na loob sa Diyos because of pride. Ngayong umaga, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, itong lahat ng sakit na ito, ano man yan, panloob man, emotional man, mental, spiritual, moral, and physical, idudulog nating lahat yan kay Santo Padre Pio. Hihilingin natin sa pamamagitan din ng mahal na ina na nagpapakilala sa atin ngayong unang araw ng Sabado bilang Madonna de la Grazie, na nawa ay gamutin tayo at hilumin ang ating mga sakit, anumang uri ito, upang tayo'y malugod na makatugon sa misyong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Katulad ng paanyaya sa mabuting balita, huwag na nating baliwalain ang panawagan ng Diyos na tayo'y magbalik loob at magpakumbaba. Tularan natin ang isang bata na mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at mapagtiwala. Kung tayo ay ganito ang disposisyon, makakaasa tayo ng tunay na biyayang makapagpapalaya sa lahat ng karamdamang nagpapahirap sa atin, be it physical, mental, emotional, moral, or spiritual. We just have to be humble and completely trust and surrender everything to Jesus, our Lord. Katulad ng pagtitiwala at pag-surrender ni Santo Padre Pio at ng mahal na Birhen sa kanilang mga hamon sa buhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat sa kalugdan mo. Nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang araw ng Mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang Mahal na Birheng Totoong Mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawin banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bireng Maria na inalang Diyos, ng kabiyak niyang puso ni San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santo Padre Pio, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal sa amin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran, ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na pinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating sambahan. Pagkatapos po ng banal na misa ay susunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Atin po ngayong isusunod ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang na ito, mga kapatid, atin ngayong ipapaubaya ang lahat ng mga may sakit at ang ating mga karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay tayo, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Atin po ngayong babanggitin ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Atin po ngayong ipapanalangin ang lahat ng mga may sakit at ating babasbasan. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo sila, kaming lahat, sa aming mga karamdaman, pangpuso, pangkaluluwaman, pangisip, pangkatawan. Ibalik mo ang kalusugan namin upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at iba pa na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari niyo na pangialay ang mga bulaklak.